Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Sa isang probinsya na ninirahan ng pamilya ni Mang Christian, 45 years old na may simpleng buhay at masayang pamilya. Kahit minsan ay kinakapos sa pera ay hindi alintana ng kanyang pamilya ang kahirapan. Dahil na din sa kasanayan at kakontentuhan nila sa buhay. May tatlong anak na si Mang Christian. Ang panganay na si Chris Ivan. At ang pangalawa naman ay si Christine. At ang bunso nilang anak ay walang iba kundi si Ina. Mahal, sa susunod na taon ay magsisimula nang pumasok ang bunso nating anak na si Ina. Kaya dapat maaga pa lang ay doblehin ko palalo ang aking pagtatrabaho para naman mabilan ko ng magandang gamit pang eskwela ang mga anak natin. Sabi ni Christian sa kanyang asawa na si Aisa. Oo nga mal eh, at nakakaawa naman ang mga bata kung wala man lamang silang bagong bag. Ilang taon na din kasi nilang gamit ang bag nila. Halos butas-butas na nga eh. Wika naman ni Aisa sa kanyang asawa. Huwag ka mag-alala mahal. Bago magpasukan, sisiguraduhin ko na may mga bagong gamit ang anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Basta ikaw na lamang ang bahala sa pag-aalaga ng mga anak natin na. At ikaw na din ang bahala na magturo sa kanila pag sila'y nagsimula na sa pag-aaral. Sabi pa ni Christian. Sadyang napakahirap talaga ng buhay sa probinsya ng pamilya nitong si Christian. Tanging pagsusaka at pangisda labang ang kanilang ikinabubuhay. Kung minsan naman ay maswerte siya pag may mga handaan sa probinsya. Tulad na lamang ng birthday, piyesta, or kung ano-ano pa. Dahil siyang kinukuwang tagakatay ng baboy pag may handaan. At siya din ay binibigyan ng bayad dito. Noong bata pa kasi siya ay palagi siyang kasakasama ng kanyang tatay sa pagkakatay ng baboy. Kaya naman ay natutunan niya ding magkatay nito. Isang araw habang papauwi na si Christian sa kanilang bahay galing sa pangisda, ay bigla siyang tinawag ng kanyang kumpare na si Wilson. Parang Christian, gusto ko sana makisuyo sa iyo na kung maaari sana ikaw na lamang ang magkatay ng baboy sa kasal ng aking anak. Tatlong baboy ang handa ng anak ko at bibigyan kita ng upa. Huwag ka mag-alala, di kita babaratin sa pagbabayad sa serbisyo mo. Okay na ba sa iyong 1,500 gada isang baboy? Sabi ni Wilson sa kumpare. Apa pare, ayos na ayos yan. Kailan bang kasal ng anak mo at matandaan na sa kalendaryo? Para naman hindi na ako mangisda muna ng araw na yon. Salamat talaga pare. At napakalaking tulong lang ibabayad mo sa akin. Dahil magpapasok ka na din kasi. Kailangan kong pera para sa pambili ng gamit ng mga anak ko. July 23 ang kasal ng anak ko pare. Pero dapat 22 pa lang ng gabi ay makatay mo ng mga baboy. Dahil diretso luto na din yon. Ganun pa pare. Sige, walang problema. Ako nang bahala. Maraming salamat ulit pare. Ano ko ba pre? Walang anuman. O paano ba? Punta ka na lang sa araw ng pinag-usapan natin na. Sige pare, maasahan mo ako. Matapos ang usapan ng dalawa ay nagpatuloy na sa paglalakad si Christian patungo sa kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makadating sa bahay ay sinalubong agad siya ng kanyang asawa na humahangos dahil sa pagkapagod at pagkataranta. Christian, si Ina, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sobrang taas ng lagnat niya at halos nangingisay na. Kailangan na natin siyang madala agad-agad sa ospital. Tara na! Natatarantang sabi ni Aisa sa kanyang asawa. Dali-dali namang pinuntahan ni Christian ang kanyang anak sa bahay at agad na dinala sa malapit na ospital sa kanilang lugar. Sa sobrang pag-aalala sa kalagayan ng anak ay hindi na nakatulog ang mag-asawa kahit sobra na ang pagod nila.
hinintay talaga nila na malaman ang resulta ng sakit ng kanilang anak. At makalipas nga ang 3 oras na paghihintay sa resulta, ay lumabas na ang doktor at sinabing, "Pamin sir, ang anak niyo po ay nadengge. Kailangan po niyang ma-confine sa ospital ng 6 na araw para ma-monitor namin ang kanyang sakit. Pero ngayon pa lamang po, ay sasabihin ko na po sa inyo na kailangan po ninyo ng malaking halaga. Dahil 6 na araw pong itatagal ng anak ninyo dito sa ospital." Paliwanag pa ng doktor sa mag-asawa. "Dok, mga magkanong halaga po kaya ang kailangan namin para sa paglabas ng anak namin sa ospital?" Tanong pa nila. "Estimate ko po mamen sir, mga 30,000 po or mahigit pa ang kailangan ninyo. Dahil madami pong gamot ang kailangan ng anak ninyo." Sabi pa ng doktor. Napatakip na lang sa bibigang mag-asawa sa sinabi ng doktor. Saan nga ba sila kukuha ng ganong kalaking halaga? Gayong ultimo pambigas nila at pangulam ay hirap na sila. Hanggang sa sumagi sa isip ni Christian ang kasal ng anak ng kumpare niya. At dahil siya nga ang kinuwang tagakatay, ay malaking halaga na ang 4,500 pesos na ipabayad sa kanya sa pagkatay ng 3 baboy para sa pandagdag sa bayarin ng kanyang anak sa hospital bill. Dali-dali siyang pumunta sa kumpare niya upang simulan ang pagkatay ng baboy. Napansin naman ang kumpare niya na parang malungkot itong si Christian, kaya naman ay tinanong siya nito. "Pare, mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Baka may tutulong ako sa iyo." Sabi nito. "Pre, yung anak ko kasi, yung bunso kong anak, dinala kasi namin sa ospital dahil nadengge. Malaking halaga ang kailangan namin. Halos last 30,000. Di ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera at kung paano ako makakabayad. Mabuti na lamang at akong pinakasiyuan mo na magkati ng baboy dahil pandagdag na din iyon sa hospital bill." Malungkot na sabi ni Christian sa kanyang kumpare. "Ganun ba pare? Kawawa naman ang anak mo pre. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ng 2,000 ang bayad ng isang baboy na kakatayin mo. Tulong ko na lang sa iyo yun." Sabi pa nito. "Talaga pare, maraming salamat. Napakalaking bagay nun pare. Salamat talaga." Mangiyak-iyak na sabi pa ni Christian. "Ano ka ba naman pre? Tayo-tayo lang magtutulungan dito. Oh, paano ba yan? Bahala ka na dyan sa baboy ha. At taasik ko sa inyo muna ang mga bibiling rekado sa pagluluto." Paalam pa ng lalaki. Dali-daling kinatay ni Christian ang baboy at hiniwa-hiwa upang makabalik ka agad sa ospital. Ngunit habang hinihiwa niya ang tiyan ng 3rd baboy, ay bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang nakita. Nakakita kasi siya ng isang bagay na kumikinang sa loob ng tiyan nito. At nang kunin niya ito ay halos himiwalay ang kanyang kaluluwa. Dahil para itong isang singsing na diamante. Dali-dali niya itong kinuha at inilagay sa kanyang bulsa. "Tamang-tama, kailangan ko ito para pambayad sa hospital bill ng anak ko." Sambit niya sa kanyang isipan. Ngunit sa kabilang banda naman ay naisip niya na sabihin ito sa kanyang kumpare. Dahil alam niya naman na hindi niya pag-aari ang diamante na singsing. At baka ang totoong may-ari talaga nito ay ang asawa nito. Hindi nagdalawang isip na kausapin ni Christian ang kanyang kumpare at sinabi ang tungkol sa diamanteng singsing na nakuha. Laking gulat naman ang kanyang kumpare nang makita ang napulot niyang singsing. "Diyos ko po pre, singsing yan ang asawa ko. Matagal na namin hinahanap yan dahil pamana pa sa kanya yan ng yumao niyang lolo." Gulat na sabi ni Wilson. Labis-labis ang pasasalamat nito kay Christian dahil sa katapatan nito at sa pagsasauli ng diamanteng singsing. At dahil natuwa ang kanyang kumpare ay binigyan siya nito ng pabuya na 50,000 pesos. Dahil hindi matutumbasa ng anong halaga ang pamanang singsing ng yumaong lolo ng kanyang asawa. Ayaw man tanggapin ni Christian ang pera na ibinibigay nito
ay pinilit pa rin ibigay ng kanyang kumpare ang pera. Pre, tanggapin mo na yan. Alam kong kailangan mo yan. Magagamit mo yan sa pangbayad sa hospital bill ng iyong anak at may ibibili mo pa ng gamot. Pagpipilit pa ng kanyang kumpare. Sa labis na tuwa ni Christian ay napayakap na lamang siya sa kanyang kumpare at labis na nagpasalamat at tinanggap na din ang pera. Kinabukasan naman ay oras na ng paglabas ng kanyang anak sa ospital at binayaran na din niya ang hospital bill nito. Nagulat ang asawa niya kung saan siya nakakuha ng pera. At ipinaliwanag naman sa kanyang asawa ang lahat-lahat ng nangyari. Napayak na lamang ito dahil kahit kailan ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At labis-labis din ang pasasalamat ni Aisa sa kumpare nila. Na kahit kailan ay hindi nagdalawang isip na tulungan sila. Kaya naman simula ng araw na yon ay pinangako nila sa kanilang sarili na pagdating ng araw na umasenso sila. Ay sila naman ang tutulong sa nangangailangan upang nang sa ganoon ay makabawi sila sa biyayang binigay ng Panginoon sa kanila. May mga tao talaga na kahit anong hirap ng buhay ay pinipilit pa din na maging matapat. Katulad na lamang ng bida sa ating kwento, na kahit hirap na hirap na sila sa buhay ay mas pinili pa din niyang maging tapat at isauli ang singsing na hindi niya pagmamayari. Kaya naman may biyayang dumating sa kanya dahil na din sa kanyang kabaitan at katapatan. Kayo, ano pang masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.